An official of the Philippines' economic agency in favor of a proposal to impose taxes on luxury items. NEDA Undersecretary Rosemary De Leon says this would make the tax system simpler and fairer. House Ways and Means Committee Chairperson Joey Salceda earlier proposed to tax non-essential luxury items, including some leather goods, private jets, upscale residential houses, and paintings. Ito kasi ay parang lumalabas na parang halos a tax on the wealthy. So magandang ano din po to na para una makatulong sa pagkuha ng revenue sa ating revenue collection, and then it's also a way for yung ating mga the more fortunate ones na makatulong. As for RCBC Chief Economist Michael Ricafort, the so-called luxury tax may help raise funds to pay off the Philippines' record high debt. Ito pong pandemic, malaki po yung na-incur na utang ng gobyerno natin. Mayigit 6 trillion po yung utang na nadagdag, no? Magmula po ng pandemic noong 2020. So at some point, kailangan din bayaran yan. A maritime law expert says any fishing agreement between the Philippines and China should be transparent. UP professor Jay Batumbacal points out there should be clarity on the official position of both governments, and that should be cascaded to their maritime authorities. He adds anything less than that could pose a danger to Filipino fishermen. Baka mamaya it's only between the two leaders, pero hindi bababa. Nakita na natin yung nangyari before. Nakakala natin okay na sa taas, pero yung sa operational, yung pagdating dun sa dagat, patuloy pa rin ang Coast Guard na kumagaya taliwas yung ginagawa nila dun sa sinasabing official na policy or line. So may ganyan pa rin danger. Pangalawa, yung ang sinabi rin ni yung mismong wording ng agreement, ika nga, kung ano talaga yung record niya, no? At kung anong forma yan, mahalaga yon, no? Kung iyan ay isang formal written agreement, parang kontrata na pinirmahan, then even more important na mailabas yung ano niyan, yung text niyan, no? Pero kung iyan ay verbal agreement lang na mayroon lamang na record, yung tinatawag na aid memoa, no? Parang notes. At ang bawat panig mayroong kopya bali ng notes na yon. Kailangan din makita natin. We have to demand that they be forthright, no, about this agreement. Marcos earlier said Manila and Beijing agreed that China will not prevent Filipino fishermen from going to traditional fishing grounds in the West Philippine Sea. But he did not provide other details about that deal. But Filipino fishermen are still not afraid to fish in Scarborough Shoal. According to Bobby Roldan, a fisherman based in Masinloc, Zambales, only small boats are allowed to enter the shoal. He adds the Chinese Coast Guard also banned so-called mother boats from seeking shelter in the shoal during bad weather. Bawal po yung papasukin ng ano, yun nga yung binabantayan ng mga Chinese Coast Guard na binabawal nila makapasok doon sa loob mismo ng shoal. Ang pinapayagan lang na makalapit doon yung mga maliliit na bangkay. Malinaw na hindi pa rin pwedeng malaya kayong mangisda sa may West Philippine Sea. In other words? Opo, hindi pa talaga. Yan. Hindi okay. Pa ganun ka. Kaya paraniwan ng mga mangisda, hindi naman na din halos lahat doon pumupunta sa ano. Kaya nga malaking kawalan sa mga mangisda yung doon sa sa Scarborough, dahil ito yung talagang malalaking pinagkukunan natin ng mga iba't ibang isda na magagandang isda.